Magandang araw na naman po sa lahat ng ating mga kaadis. Ang video natin ngayon ay update ng ating ginawang germination last few days. Ito na sila mga kaadis. So bago ang lahat, sa hindi pa nakasubscribe, subscribe naman kayo sa channel natin para naman gaganahan tayo mag-post o mag-share ng mga idea. Salamat po. So ito na po mga kaadis. Nasa empty container at may tissue at binasa yung tissue, nasa ilalim yung or nasa sandwich, na sandwich yung seeds natin mga kaadis. So ayan, makikita natin lumabas na mga roots nila, na trigger na yung germination ng ating mga adenium seeds mga kaadis. So ang seeds natin ay Obisome mix Anaconda. So kadalasan itong mga adis is Obisome, pero mas maganda talaga kung Anaconda mga kaadis, kasi sturdy yung seeds or sturdy yung mga seedlings mga kaadis, at saka mabilis lumaki. Yan, dahan-dahan natin aalisin yung tissue para hindi madamage yung mga roots. Ayan. So mga nasa 2 days to 3 days nag-germinate itong mga kaadis. Yung iba direct sila nagtatanim, pero ako idadaan ko muna dito mga kaadis. So itong gagamitin natin na medium or soil media, mix ito ng kaadis, goat manure, decomposed goat manure at saka carbonized rice hull at saka konting soil, sandy soil mga kaadis. Ito ang gagamitin natin, seedling tray, nasa 104 pieces na slot ito mga kaadis. So tamang-tama, maganda kung naka seedling tray mga kaadis, kasi hindi na di-disturb yung ibang seedling. Kung hindi kasi naka seedling tray, may possibility na yung mga ugat magka-cross, kaya delikado, masira yung ugat. Lagyan na natin ng soil media natin isa-isa. Huwag muna punuin masyado. Enough lang. Kasi ilalagay pa natin ang ating mga seeds. Or yung na-germinate natin ng mga seeds, mga kaadis. So, ito na. Be sure mga kaadis yung flat siya. Ayan. At saka gumagamit ako ng bamboo stick para magbutas, para nakaplaster talaga yung ating seeds na na-germinate at hindi mahihirapan mag-sprout or lumabas yung mga dahon. At saka yung ugat didiretso sa ilalim. At habang ugat, paghabang ugat mga kaadis, mas mabilis siya lumaki. Kaya maganda yung substrate na gagamitin natin is yung malambot, hindi matigas na lupa. Yan. May mga butas na mga kaadis. So nakalimutan ko ang magbili ng Osmocote or complete fertilizer na Osmocote, kaya direkta ko muna itanim ito. Bibili pa ako, kaya later ko na lang ilagay yung Osmocote mga ilang araw from now. Okay. Isa-isahin natin mga kaadis. Kung wala kayong trabaho, maganda. I know, boring ito na pagbistay or pag isa-isa natin pagtanim, pero worth it naman mga kaadis, kasi habang tinatanim mo sila, mas lalo kang gaganahan. Boring nga naman, pero okay lang yan. Kung maitinanim nga, may aanihin lang din, may aanihin din pagdating ng panahon. Ayan mga kaadis,
kitang-kita yung ugat na lumalabas na. Yung ugat na matulis dapat naka tutok pababa. Pointing down yung ugat, mga kaadis, ganyan. Importante sa seedlings, mga kaadis, yung moisture. Kaya be sure, lagi kayo or magdidilig talaga kayo pag pansin nyo magda-dry na yung soil natin. Pero importante, mas importante pa rin na kahit hindi pa nag-dry, i-spray nyo or diligan nyo ng konti. Basta andun, andun palagi yung moisture, mga kaadis. Medyo matagal ang trabaho na ito, makakadis, pero okay lang, worth it naman. Importante, may passion ka sa pag-alaga o pagtatanim ng buto ng alinyom. Kasi naka-seedling tray ito, mga kadis, so isa-isahin talaga natin. Bago natin i-close yung or takpan yung mga seedlings, ubusin muna natin lahat yung lahat ng slot. Tamnan muna natin o lagyan muna natin ang seedlings para hindi tayo pabalik-balik. Maganda pag ganito na pagka-germinate, mga kaadis, kasi mapipili mo yung seeds na nag-germinate, yung sturdy na seeds, o makikita mo yung healthy na seeds. Kasi pag i-direct mo pagtanim, may possibility na mabubulok yung iba kasi yung lupa na ginagamit natin is yung may fungus or anong mga bakterya kung saan galing yung gamit natin na lupa. So kung i-germinate natin, mga kaadis, sa germination niya, naka-focus lang siya sa walang istorbo, walang gusto na umatake na fungus. Hindi naman 100% talaga na mag-germinate yung seeds sa pamamaraan ng tissue, pero mas mataas yung percentage mga kaadis na mag-sprout talaga o mag-germinate sila. Kasi andun yung sterile technique, malinis yung gamit natin tissue. Okay, ito na, mga kaadis. Finish na or nabalot na natin, natabunan na natin ang lupa. So, didiligan natin para meron talagang moisture yung soil media natin. So, gamit ko ay, ayan, container or tupperware ng ice cream ito, mga kaadis. May butas-butas sa lalim. Ayan, i-shower lang natin, mga kaadis, kasi pag ibuhos mo, tsak matatapon talaga or magkabutas talaga yung soil media natin dahil sa force ng water. So maganda i-shower talaga, mga kaadis, para konti-konti lang, hindi masyado malakas yung pressure pababa sa soil media natin. Ayan, basain lang natin, mga kaadis, huwag kayong matakot kasi mas gusto ng seedlings natin na medyo basa para ma-maintain yung moisture niya at tuloy-tuloy yung pagtubo niya. So, ganyan lang, mga kaadis. Napakasimple lang steps na ito, pero kinakailangan ng effort. Okay lang yan, medyo boring, pero sulit din yan pagdating ng panahon. So, maraming salamat, mga kaadis. At saka, sa hindi pa nakasubscribe, subscribe naman kayo or share naman nyo naman itong video na to. Tsak, makakatulong ito sa mga ibang kahabiyes natin, mga kaadis. So, hanggang dito lang, mga kaadis. Update na naman ako after 2 weeks or 3 weeks. Tingnan natin
na kung marami ba ang nag-sprout talaga or tumubo talaga na healthy. So, ingat po lagi mga kadis. Have a great day and God bless.